Hello and welcome sa inyo guys. Ngayon nga itatopic natin ay paano kung hindi namatay si Kushina at Minato or ang 4th Hokage Yellow Flash during Nine Tails Attack. Talaga naman kasing paboritong karakter si Minato ng karamihan. Kaso nga lang maliit lang yung exposure niya sa Naruto. Yung mga sasabihin ko nga dito guys is churi lamang na posible talagang mangyari kung buhay pa si Minato at Kushina. So, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa iba pa nating upload na videos. Shoutout kay Shin PH, Stilong Hidden Mitsu, Austin Skiles Lupisan, Jester Berdin, EJ Katis, Slayer TV, Daniel Tolentino, Archie Gonzalez, Kurt Tumampo, Bozeri7, Brand Programming 2, Funny Gaming, Tristan Dave Maristela, John Christian Rosakay, Yao Gaming, Arlene Duarte, Uchiha Sasuke, Alin Cabe, Eman Angala, Haiko Pinera, Kim Torres, Jonas Glenn Ginto, Carl Nixon Caldina, Frederick Deliola, Len Len, Jano Bruno, Gisrel Plaza, Altan Pligaria, John Carl Hines, Esa Alinan, and Princess May Aranya. Maraming salamat guys, keep safe and God bless. Guys, napanood nyo ba yung panaginip ni Tsunade gawa ng Infinite Tsukuyomi sa Naruto Shippuden episodes 432 hanggang 450? Ang story dito ay nag-focus sa isa sa mga novel ni Jiraiya na The Tale of Naruto the Hero. Sa arc na ito guys ay nandiyan pa rin ang Uchiha clan. Si Naruto at Sasuke ay magkakumpetensya pa din. Si Itachi ay hindi isang rogue ninja dito. Hindi pa din nawawala yung grupo ng Akatsuki. Si Sasuke ay naging police lieutenant na nag-train under kay Shisui for 3 years. At si Naruto ay nag-train din ng siege mode for 3 years. Naglaban si Naruto at Sasuke. Tinamaan ng Chidori si Itachi. At na-awake ni Sasuke ang Mangekyou Sharingan. Dito nga sa arc na ito guys ay hindi ako masyadong agree. Kaya gumawa ako ng story na possible talaga mangyari. Sana ay patapusin nyo po ang videong ito. So back tayo sa story. Dito kasi guys is overpower yung Konoha 12 na genin pa lang. Kung hindi nyo pakilala guys, ito ang Konoha 12. Nilabanan kasi nila dito ang Akatsuki na alam naman natin sa reality ay talagang napakalakas. Naging kasama nga din nila dito si Yahiko, Conan at Nagato na later kinalabasan ng Pain Arc. Dito din ay na-master ni Naruto ang Kurama Chakra Mode at Susano naman kay Sasuke. Aaminin ko guys, hindi talaga ako fan ng fillers pero pinanood ko pa rin yung arc na yon. Ang filler pala guys ay yung story sa anime na wala sa manga. Yung fillers ay hindi continue ng story. May mga character kasi sa filler na wala sa main plot ng story. Okay guys, dito ko uumpisahan ang panibang kwento sa time na isisil na ni Minato ang Kyuubi kay Kushina at Naruto. So hati sila sa chakra ng Kyuubi. Assuming na hindi sila namatay guys. At hindi Reaper Death Seal yung gamit ni Minato, kundi ibang seal. Pagpalagay na lang natin na user-friendly na seal. Okay, dito ay naglaban pa din sila ni Obito. Ganon pa din yung ginawa niyang atake tulad ng sa series. Isa kasi ito sa pinakamagandang laban na nakita natin. Dito ay hindi namatay si Minato or si Kushina. At unsuccessful yung plano ni Obito. So, next na mangyayari is number 1. Diretso tayo sa pagiging bata na ni Naruto. So dito nga ay rerespetuhin si Naruto ng mga mamamayan ng Konoha. Since anak siya ng Hokage at hindi Uzumaki Naruto kundi Namikaze Naruto yung full name niya. Aalagaan siya ni Kushina ng mabuti. Magiging spoiled siya pero konti lang. Magiging mabuting magkaibigan sila ni Sasuke. Iba si Sasuke dito guys, hindi siya yung Sasuke na mahilig magtanim ng galit. Number 2, tatargetin si Naruto ng mga kalaban ni Minato. Simple lang guys, isipin nyo na lang na si Naruto dito ay si Boruto. Dahil nga si Boruto ay anak ng Hokage, kilala siya at gusto nga siya patayin ni Shizuma doon sa Boruto Next Generation. Kung kaya pareha din yung kapalaran niya dito. Number 3, walang Uchiha Massacre na mangyayari. Bakit nga ba nangyari yung Uchiha Massacre? Ang sagot, kaya nangyari yung Uchiha Massacre dahil nga nagsuspetsya yung mga Konoha Superior na Uchiha yung sa likod ng pag-atake ng Kyuubi dahil nga sa abilidad ng Sharingan nila na mag-control ng Tailed Beast.
kaya nga under sila sa mahigpit na surveillance. Pero dahil nga sa buhay si Minato dito, siya lang yung magpapatunay na hindi isa sa bayan nila yung nakamask or si Obito. Isa sa mga paraan para malaman nila kung sino yon at taga saan ay yung jutsu mark na naiwan sa katawan ni Obito. Note guys, hindi mawawala yung mark even mamatay man ang user nito. Ang proof nga dito ay during sa war, nag-teleport si Minato kay Obito dahil nga sa naiwang mark niya during noong first encounter talaga nila. At dito nga ay nalaman niya na si Obito yung masked man. So balik tayo sa topic. Magkakaroon ng meeting. Syempre si Danzo talaga yung magpupush ng kudeta or pagpapatalsik ng Uchiha sa bayolenteng paraan tulad ng pagpatay. Dahil sa meron siyang hidden agenda. Dahil sa matalino si Minato, magpaplano siya ng atake 5 days after ng QB incident. Dahil alam niya na nag-iwan siya ng jutsu mark. Alam niya yung lakas ng kalaban at hindi siya magsasama ng mga ordinaryong ninja lang or mga anbu. Yung sa tingin ko na isasama niya dito guys ay si Fugaku Uchiha. Dahil nga sa hindi lang magiging successful yung mission, mapuprove pa ng Uchiha na inosente sila. Malamang hindi lang si Fugaku ang isasama niya. Nandun din si Third Hokage Hiruzen or Tsunade na panghiling support. Move agad tayo sa number 4. Mamamatay si Obito. Dahil nga yan sa pag-atake nila Minato. Malalaman ni Minato na siya si Obito. Pero huli na ang lahat. Patay na siya. Magiging madrama ang part na ito guys. Number 5. Hindi aatake si Orochimaru sa Konoha at hindi mamamatay si Hiruzen. Dahil nga sa matatakot si Orochimaru kay Minato. Siyempre malakas yung Konoha guys. Nandyan si Minato, Hiruzen, Jiraiya, Tsunade. Dagdag pa natin yung kayang gawin ni Kakashi. Mahihirapan siya pag talagang gagawin niya ito. Number 6. Mas malakas na yung Konoha. Dahil nga guys nandyan yung Uchiha clan. Imagine guys, si Itachi ay likas na mabait sa guidance nga ni Minato. Nandyan din si Shisui, Sasuke at isali na din natin si Hatake Kakashi. Sila ang Konoha's Big Four mga lods. Number 7, Akatsuki pa rin yung main antagonist at kasapi pa din nila si Orochimaru. Bakit nga ba kasapi pa rin nila si Orochimaru dito? Kasi nga guys, umalis nga lang si Orochimaru sa Akatsuki dahil nagka-interest siya kay Itachi. At dahil nga mabait si Itachi dito sa kwentong ito, walang dahilan si Orochimaru para umalis sa Akatsuki. Tatargetin nila si Naruto at Kushina dahil nga sila ay Jinjuriki. Syempre wala na sa kanila si Itachi. Malaking deduction ito sa power nila. Mahihirapan sila sa pagkuha sa QB guys. Imagine Akatsuki versus Third Hokage, Minato, Jiraiya, Tsunade, Itachi, Shisui, Kakashi. Di pa kasali dyan si Sasuke at Naruto guys. Dito din ay magkakaroon si Naruto at Sasuke ng kapatid na babae. Isa ito sa posibilidad dahil nga sa buhay si Minato at Kushina at yung mga magulang ni Sasuke. Kaya malaki talaga yung posibilidad na magkaanak sila. Tulad ni Hinata sa Boruto Next Gen, meron silang himawari. Number 8. Ang Flying Raijin ay ituturo kay Naruto. Dahil nga sa ama niya si Minato, malaki yung posibilidad na ituro sa kanya ang Flying Raijin, pati na ang Rasengan. Tulad noong nakipaglaban siya kay Menma sa Naruto Road to Ninja. Magiging malakas sila na combo ni Minato guys, dagdag pa na parehas silang nakakagamit ng Sage Mode. Number 9. Hindi pa muna maa-unlock ni Sasuke at Itachi yung Mangekyou Sharingan. Malamang guys, yung iba ay hindi agree. Maa-unlock nga lang ng Uchiha yung Mangekyou pag may espesyal na tao sa buhay nila na namatay sa harapan nila mismo. Dahil nga walang Uchiha Massacre o ano paman, hindi muna nila ito maa-unlock. Pero malakas pa naman din sila guys. Note si Itachi ito guys. Exempted si Shisui dito. Dahil nga na-unlock na niya yung Mangekyo na Koto Amatsukami. Number 10, magiging malakas na Hokage si Minato. Time skip after time skip yung mangyayari dito guys. Matalino siya at mabilis matuto.
ma-upgrade niya pa to the next level yung Flying Raijin. Marami pa siyang technique na ipapakita during battle nila sa Akatsuki. At eventually, master niya na ang Sage Mode. Number 11, hindi mamamatay si Jiraiya during battle niya kay Pain. Nakita natin sa Naruto Shippuden na gusto siyang pigilan ni Tsunade sa pagpunta sa Hidden Rain Village. At hindi nga siya mapigilan dahil sabi nga niya na huwag daw mag-alala dahil isa siya sa legendary sanin. Dahil nga si Minato yung Hokage, hindi siya papayag na gano'n na lang. Lalagyan siya ni Minato ng Flying Raijin Mark at pag naging delikado yung sitwasyon, doon ay retreat agad sila kung kaya hindi siya mamamatay. Number 12, ang panghuli sa listahan natin ay lalabanan pa rin nila si Madara as reanimated na Madara. Bubuhayin siya ni Orochimaru dahil sa Akatsuki pa din si Orochimaru. Dito bubuhayin niya din si First and Second Hokage gamit ang Edo Tensei. So walang Rini Tensei kaya hindi siya totally mabubuhay. Hindi siya magiging Sage of Six Paths dito sa kadahilan ng isa lang siyang reanimation. Pero gayunpaman ay mahirapan sila dito dahil hindi nga nila kasama si Orochimaru. Yung mangyayari sa war ay Minato versus Tobirama. First Hokage naman versus Third Hokage, Tsunade, Raikage, Mizukage at Kazekage. Si Madara naman laban kay Tsusikage, Naruto, Itachi, Shisui, Sasuke, Kakashi at Fugaku. At dito mamamatay si Fugaku at ma-awaken ni Itachi at Sasuke ang Mangekyou Sharingan. So maganda to guys. At hahanapin naman ni Jiraiya yung hideout ni Orochimaru. Para nga malocate niya yung hideout ay isasama niya dito si Kiba. Kasama na din si Yamato at Shikamaru. So overall guys, ito yung kalalabasan ng ating kwento. Mag-iiba talaga yung outcome ng story, lalo na sa buhay ni Naruto. Hindi siya magiging gaano kalakas at sa tingin ko din ay hindi niya plano maging Hokage dito. Pero magiging hero siya ng Konoha. Comment down below guys if may clarification kayo para mapag-usapan natin yan. At kung nagustuhan mo naman itong video ito ay i-like nyo na din. Sana nga guys is magustuhan nyo ang ganitong klaseng content para gumawa pa ako ulit. Maraming salamat guys. I love you all. See you again. Bye.